Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na San Juan Bautista, tinawag ka na ng Diyos sa sinapupunan ng panang iyong ina at dun pa lamang ay binigkas na niya ang iyong pangalan. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan nang isugukan niya upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesiyas. Bunga ng aking tinanggap na binyag, may tungkulin din akong ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa pamamagitan mo, pagpapalain nawa ako ng Diyos upang matularan kita sa katapatan sa tungkulin at kababaang loob sa pagpapalaganap ng katarungan at pagtitiwala sa kanyang habag. Tulungan mong akong akayin ng aking kapwa, lalo na ang mga naliligaw na landas na makita ang liwanag, magsisi sa kanilang kasalanan at talikuran ng lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maunawaan nawa ng lahat ng tao na bukod sa kalinisan ng katawan, mahalaga ang kadalisayan ng puso upang maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa kaitaasan, siya'y mabuhihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y mabuhihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng araw. Bawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na walang pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hoyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asyeras at pagsamba sa mga diyos-diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Hoyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Hoyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aming pag-ibig labi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala.
Ngunit ang tipangpot pag-ibig kay David ay di mababagot, hindi mapapatid. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana. Sa bigay niyang pagpapala, Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot nang kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po ang ating mga prioridad sa buhay? Ang maliwanag na mensahe po ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayong araw na ito ay isalansang mabuti.
ang mga dapat nating unahin para hindi tayo umabot sa sinapit ni Haring Hoas. Sarili niyang mga lingkod ang pumatay sa kanya bilang paghihiganti habang nakaratay siyang sugatan. Para lamang i-please ang iba, hindi na niya isinaalang-alang ang tapat na paglilingkod sa kanya ng ama ng kanyang ipinabatot, ipinapatay. Nalambungan ng pagiging pleaser niya ang pagiging makatwiran sana. Kabaligtaran ito sa pagiging tapat lagi ng puong may kapal ayon sa Salmong Tugunan. Ang pag-ibig niya'y mananatili, ang tipaniya'y hindi magbabagot, hindi mapapatid. Kumantong po ito sa pagpapakadukha ng mahal na poong Jesus Nazareno upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Ayon naman sa awit bago ang Ebanghelyo. Para sa kanya po kasi, mas mahalaga ang mabuhay sa kasalukuyan kaysa mag-alala para bukas na hindi pa nga dumarating. Mas importante ang katawan kaysa damit, ang buhay kaysa ikabubuhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, mabuti siguro kung ma-review natin ang ating mga priorities. Isa-isip po nating ang makasariling mga paghahangad ay natatapos sa napakaraming problema. Ulitin ko po para lamang bigyang diin. Ang makasariling mga paghahangad ay natatapos sa napakaraming problema. Gaya halimbawa ng pagkalayo sa biyaya ng Diyos. Ito po ang nangyari kay Haring Hoas. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at magiging maayos din ang lahat. Sa huli, magiging maayos din ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag po tayo na maging tapat sa ating paglilingkod. Ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao
naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, atin pong ihandog sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga ipinagpapasalamat sa Kanya. Pati na rin po yung ating mga kahilingan, mga personal na intensyon, at yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama naming mapagmahal, nagsusumika po kaming manalig sa inyo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan niyo po kaming ituon ang aming mga puso sa mga bagay na tungkol sa inyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming anay sa'yo, ang inapay at anak ngayong panahon upang lunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng bangal na tumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sama, suminang ang liwanag ng mga nawawala, inapay na ang buhay, pagkain ng tukha. Yesu, Panispiritu ng Patris. Jesu, Fons Vitae, Fons Vitae Aquae. Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere, in itinere. Domus Dei, pagkain ng buhay, handog ng Ama, bukalga ng buhay, batis ng biyaya, maging pagkain sa amin at inumin ng tanan. Sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Yesu, Panispite, Donum Patris. Yesu, Fonspite, Fonspite, Aque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, in itinere, ad domus Dei.
sa June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay ganap na sa ika-1215 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawang ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pangkalahatang pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, lalo na po ang mga may sakit na naririto ngayon, ang mga bata at ang mga nakatatanda. Pati na rin po, hinihiling namin na matagpuan din nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay
sa gisak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaahal ka namin.